ngayon ang pangungutya na lumalabas sa social media. Ang pakay kadalasan ay manira. Mas sophisticated ang ating media ngayon. Mas madaling kumalat ang balitang ang maling balita. Mas maraming pwedeng lokohin. Mas maraming pwedeng maniwala. At ang epekto nito sa lipunan ay malaki kasi pwede nitong yung mga botante, pwede nitong mapaniwala sa isang issue. Pwedeng sirain nitong isang tao sa isang iglap. Si Arman D. Nocum, 14 na taong naging reporter sa isang broadsheet bago naging political strategist noong 2007. Nakita na niya ang kakayahan ng social media bago pa ito ginamit sa larangan ng public relations o PR. Before 2010, halos experimental pa lang siya, tsaka mababait pa yung mga post, yung may mga memes, may mga video, pero more yung positive pa. Medyo more informative pa nung 2016 election. 2007, nagtayo siya ng kumpanya para sa PR, ang Dean and King's Communications. 2010, humawak siya ng politiko para sa eleksyon. Tayo mga journalista, meron tayo yung tinatawag natin nose for the news. Yung bali instinct na alam natin kung ano ang gusto ng mga tao, kung anong uso ngayon, anong uso ng mga kabataan. So, sineshape namin yung issue. Ite-tailor fit namin yung anong kakayahan niya, anong kahinaan niya, para magustuhan siya. Isa raw sa mga kliyente ni Nocum ay si dating Pangulong Joseph Estrada, na ngayon ay alkalde ng Maynila. Gumagawa sila ng iba-ibang social media account para ilantad ang baho ng mga kalaban at pabanguhin ang sariling kandidato. We have more than 50 social media sites. We use social media para i-promote yung agenda, yung program of government ng candidate namin, and meron kami mga network all over the country and also abroad na kinakalat rin nila ito. I have to admit na ginamit rin namin yung social media against sa kalaban niya. Kung may existing ombudsman case siya, kung may existing regional trial court or municipal trial court case siya, kung may existing complaint sa kanya. Tuwing eleksyon, nasa 750,000 hanggang 1.5 million pesos daw ang ibinabayad ng mga politiko sa mga PR agencies. Ayon sa kanya, ang mga naging pangulo ng bansa may kanya-kanyang estilo para lumakas sa masa tuwing eleksyon. Propaganda ay kasing tanda ng tao. Kasi isa ito sa mga pamamaraan na para maloko ang tao, ang bawat isa o manlamang sa kapwa-tao. Nagbago na ang paghahatid ng impormasyon, mas mabilis na, at maya't maya ay nasa internet tayo. Ang hamon para sa lahat, alamin kung responsable at may kredibilidad ang nagsulat bago ibigay ang tiwala.